Yo, what's up? Welcome back sa channel ng mga swabe. This is Kuya Rene Boy. Today's video, katulad ng promise ko sa inyo, healthcare account, ma-call practice. Tapos na tayo sa unang dalawang series natin, sa sales account at sa travel account. So for today's video, healthcare account naman tayo. I already created a video kung saan nagpakita ako ng sample call. Sample call lang siya, hindi tayo nakapag-practice dun sa previous video ko. Kaya ginawan ko na ng video ngayon kung saan meron kang babasahin na script, ikaw ang magsisilbing call center agent ni Kuya Rene Boy at ako ang magiging customer or facilitator ng MaCall. Welcome sa channel ng mga swabe. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center surehire tips na nakakatulong sa mga aspiring applicants. Nagkakandak din kami ng call center interview practice every Friday via Zoom, libre yan. Meron din kaming call center GC baka gusto mong sumali. Lahat ng link na kakailanganin mo nasa description sa baba. Live din kami every Sunday, baka gusto mong sumali. Marami na nakapasa sa YouTube channel ko, baka ikaw na ang susunod na hashtag hard kaswabe. Tanda mo, kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka sa ina-applyan mong call center company. If you're new to this channel, make sure na na-thumbs up mo na to at na-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga videos. Bago ko to umpisahan, pa-intro muna ng malutong. Yo, what's up? Kamusta mga kaswabing tunay? Maswerte ka na naman at napanood mo to. Tapos na tayo sa sales account, sa mga travel account, MaCall. Kung di nyo pa napanood yan, I'll link it up there. Makakatulong sa'yo yung playlist na yan. Napakarami nating sample, MaCall with script sa mga videos na yan. And syempre, ang kagandahan kasi guys sa healthcare account ay tumatanggap sila ng mga newbies, mga no experience at all, at saka mga high school graduates. So, para sa inyo talaga ang video na to. Ang kagandahan lang dito guys, matututunan natin kung paano mapapasok. Sa meron kasi tayong tinatawag na mga Aetna, TAF, etc. sa healthcare account na maaari nyo ma-encounter. At para mapasa ninyo yung account na yan, syempre kailangan ninyong may pasa rin yung MaCall. So ayun yung gagawin natin ngayon, magpa-practice tayo. Dating gawin, magbibigay ulit ako ng script, mamasterin ninyo or i-absorb ninyo, and after that, kapag narinig nyo na yung ring ng telepono, babato mo na ang opening spiel. At bago ko ilapag ang ating script for today's MaCall practice, ibibigay ko muna yung tatlong helpful tips para mapasa nyo na maayos ang ating MaCall for healthcare account. Tip number one, do your research. Lalong-lalo na kapag sa healthcare account ka na-assign, kailangan at least meron kang idea all about healthcare. Kailangan may idea ka kung paano yung ginagawa ng isang CSR, kung paano niya ina-assist ang customer niya. Kailangan may idea ka about Aetna, about TAF, depende kung anong account ang mai-assign sa'yo, all about healthcare. Kailangan guys, meron kang idea just in case lang na tanungin ka sa interview kung ano ba ang ginagawa ng isang healthcare CSR. Para at least dagdag points to, no, kapag natanong ka lang sa interview kung may idea ka ba all about this. Kahit wala kang experience tapos meron kang idea dahil nag-effort ka mag-research, dagdag points yon sa nag-i-interview. Tip number 2 natin, show that I care. Kailangan mapapakita mo or mapaparamdam mo sa customer na meron kang care, meron kang pake sa situation niya. Kasi dito guys, usually ang mga customer natin sa healthcare account ay puro merong mga medical condition and talagang kinakailangan nila yung service natin. And para maging maayos yung service mo sa kanya, kailangan maparamdam mo, more on empathy tayo. Kailangan mapakita mo kay customer na willing ka talagang i-assist siya hanggang ma-resolve yung issue. Kailangan lahat ng query niya masasagot mo. Kailangan ma-maximize mo lahat ng resources mo para maparamdam mo kay customer mo that you really care dun sa condition or sa situation niya. Okay? Tip number 3, syempre dapat alam natin ang basic call flow. Kasi kahit anong mangyari, kahit maligaw tayo ng landas, basta kabisado natin yung flow ng conversation sa isang call simulation, hindi tayo maliligaw ng landas. Kailangan syempre nakapag-opening spiel ka base dun sa pangalan ng company nyo or kahit thank you for calling customer service, yung mga ganyan. Kailangan nakapag-greetings ka na maayos at syempre kailangan mabigyan mo ng assurance statement yung customer pag nabigay niya na yung concern niya or
yung query niya. After ng assurance statement, syempre kailangan natin mag-empathy statement kung kinakailangan, lalo na kapag naka-experience si customer ng inconvenience, kailangan may empathy statement tayo. Tapos syempre dito napapasok yung pag-o-offer natin ng product or service, kailangan ma-convince natin si customer, at syempre kailangan mag-offer tayo ng further assistance kapag wala na siyang, kapag sinabi niya na okay na, wala na akong concern, offer pa rin tayo ng further assistance like asking, is there anything else that I can assist you with? Tapos closing spiel na. Basta kabisado nyo lang tong call flow na to, basic call flow, swabing-swabi yung magiging ma-call ninyo. At para maging successful ang ating ma-call practice today, kakailanganin kita bilang aking call center agent, at si Kuya Rene Boy ang magiging customer or facilitator ng ma-call na to. Okay, let's begin! Hi, I just need to talk to my doctor to pay my owing balance last month. Sure, my full name is Maxi Blund and my membership ID is 548-299. No, I want to talk to him so I can pay him personally. Can you confirm if I can set up an appointment with him this coming Sunday? I see. Can you tell me the consultation fee and also the doctor visit appointment fee? Yeah, sure. The location is in New Jersey. The physician's name is Winston Vergara. And the clinic name is Cotton Shield Mission. I want it to be Tuesday, 10 a.m. Okay? No, nothing else. That was a great service. Have a great day.
Great job! Ang iyong MACOL score ngayong araw ay 100%. Napakahusay mo, kaswabing tunay. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yan. Basta mag-practice ka lang palagi. Pwede mong i-download, pwede mong ulit-ulitin yung video na to para ma-master mo kung paano i-deliver ang basic call flow, and at the same time, ma-make sure natin na mapapasa mo ang MACOL mo, lalong-lalo na kung sa healthcare account ka ma-assign. Kadalasan kasi sa healthcare account ang mga doktor or mga clinic kasi sa ibang bansa ay nakaregister sa tinatawag na networks provider. Kaya nasa system yung mga pangalan ng mga physicians, ng mga clinic, and madali mo na lang malolocate yung mga details nila kung magsaserap ng appointment, magbabayad ng mga owing balance, magbabayad ng insurance. Lahat yan madali mo na lang magagamay. Ang importante lang talaga guys sa healthcare account is kabisadong-kabisado nyo na yung product ninyo. Madaling-madali na lang, kahit siguro nakapikit ka within 1 month lang or within 2 months, makakabisado nyo na yung account nyo. Ganun lang siya kadali, mga kaswabing tunay. And kung ako ang tatanungin nyo kung anong mas mahirap, telco account or healthcare account, depende kung paano nyo talaga tinitignan guys. Kasi kung titignan nyo talaga guys, sa workload, sa queuing, halos parehas lang naman sila. Pero yun nga, depende pa rin sa'yo kung paano ka tumingin, kung negative ba or positive. Kasi para kay Kuya Rene Boy, parehas lang siyang mahirap kung mahirap mo siyang titignan. Pero kung madali mo lang siyang titignan, madali lang yan sa'yo, kaswabing tunay. So that's it for today. Sana may natutunan ulit kayo, mga kaswabing tunay. Maswerte ka na naman at napanood mo to. Siya nga pala guys, na-interview na si Kuya Rene Boy sa teleperformance. Panoorin nyo yung susunod kong video. Grabe, up next to be uploaded yung video natin, actual interview ni Kuya Rene Boy. Grabe, abangan nyo yan guys. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, make sure na nakasubscribe ka at nakaklik yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga videos. And by the way, 3 slots na lang pala ang natitira sa Bold Minds Call Center Training Academy natin. Shoutout and congratulations sa lahat ng mga gagraduate pa lang and sa lahat ng mga mag-e-enroll. Advance congratulations sa inyo. Welcome na welcome po kayo sa Bold Minds Call Center Training Academy natin. Simple lang maging scholar ni Kuya Rene Boy. Mag-comment lang kayo ng hashtag scholar, tapos isend nyo lang yung screenshot ng comment nyo sa igotboldminds@gmail.com. That's it for today guys. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. God bless us all.